ilang araw na ang nakalipas ng unang tamaan ng Super Typhoon Yolanda ang Pilipinas. Ang siyudad ng Tacloban sa probinsya ng Leyte ang nakatanggap ng pinakamalalang pinsala mula sa bagyo. Halos walang gusali ang naiwang nakatayo. Ayon sa isang UN official, ang eksena sa Leyte ay maikukumpara sa Indian Ocean tsunami kung saan may lampas 200,000 tao ang nasawi noong 2004. Araw-gabi na nagtatrabaho ang rescue teams para mailigtas ang mga nakulong sa ilalim ng debris. May 200,000 residente ang Tacloban pero ayon sa mga otoridad, dahil sa bagyo, may 10,000 tao na ang namatay. Maging ang mga survivor ay hindi pa rin ligtas sa kalamidad dahil kulang ang supply sa Tacloban at may mga taong nagkakagulo at nagnanakaw. Bagamat nawasak na ang airport sa Tacloban, ay ginagamit pa rin ito sa pag-evacuate ng mga tao sa pamamagitan ng helicopters at military aircrafts. Mabilis na kumilos ang Estados Unidos at Australia sa pagtulong sa Pilipinas. Si Yolanda ay tumama sa 6 na isla sa Pilipinas noong Biyernes, dala ang hangin na umabot sa 235 kilometers per hour. 4 milyong mamamayan ang apektado. Tatlong wind chasers ang bumiyahe mula Hong Kong hanggang sa Tacloban para masaksihan ang malupit na hanging dala ni Yolanda. Binaha ang kanilang hotel at ayon sa kanila, ang eksenang kanilang nasaksihan ay parang eksena ng isang pelikula. Tumuloy si Yolanda sa Vietnam matapos dumaan ng Pilipinas. Huminaman ng lakas ng bagyo ay nakuha pa rin ito ang buhay ng 6 na tao sa Vietnam.